Tapos mula sa National Capital Region, North Central Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Pumapangalawa naman si Vice President Lenny Robredo, subalit may kabuuan lamang na 15.4% na nakuha itong boto. Habang si Isko Moreno ay nakakuha naman ng 6.9%, si Senator Bongo ay 4.1%, 3.0% naman kay Manny Pacquiao at 2.9% para kay Ping Lacson. Samantala, sa pagka-vice presidente, si Davao City Mayor Inday Sara Duterte naman ang nangunguna. May kabuang 54.4% ang nakuha nitong porsyento ng boto batay sa survey. Sinundan naman ito ni Tito Soto III na may 10.1%, Kiko Pangilinan na may 9.0%, Dr. Willie Ong na may 8.9% at Lito Atienza na may 1.3%. Dahil dito, sa resulta ng Prepared Tandem Category ng Naturang Survey, pinakamataas ang nakuwang antas ng BBM Sara Tandem. Mayroong 41.8% itong nakuwang boto mula sa National Capital Region, North Central Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Sinundan ito ng Robredo Pangilinan Tandem na may 7.3%. Ang Moreno-Ong Tandem naman ay mayroon 2.9%, Go PRRD Tandem na may 2.3%, Lacson-Soto Tandem na may 2.2%, at panghuli ay ang Pacquiao-Atienza Tandem na may 1.3%. Yung una sa lahat, MJ, ano yun eh, probadong okasyon na nagkita-kita, and we were very happy na si merong kasamahan kami na nagkaroon ng kaarawan, and si BBM was there, and talaga namang pumayag siya na magpakita. Hindi naman dahil sa akin ha, dahil din doon sa mga kaibigan niya na nagkaroon ng birthday, na ako naman din ang nag-host. So, ako yung nagpapasalamat. Nakita naman natin na sa gitna ng problema, gitna ng mga dinadanas ng ating presidential aspirant candidate Bongbong Marcos, ay nagbigay pa rin siya ng oras para makipag-usap. At maganda naman, nakapag-usap naman kami ng seryoso ng mga ilang bagay na mga pangyayari at sitwasyon dito sa atin sa kanyang pagka-file bilang pangulo ng ating bansa. Again, you know, si BBM naman, alam, katulad ng mga nasabi na dati pa, ano naman talaga yung pagkatao niyan eh. Napakabait, no, gracious and napakakalmanting tao. Basically kasi, because nagkaroon nga ng realignment sa national, ang local talaga nagkaroon din ng realignment. Kaya maraming, habang nangyari itong nagkaroon ng pagsasama si Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara at si Presidential Candidate Bongbong Marcos, syempre, pati yung ilalim, nagkagulo. Sino ba ang kandidato, for example, ng lakas? Sino ang kandidato ng federal? Sino ang nakalinya kay Inday Sara? Kasi if you recall, maraming nag-iisip at that time na si Inday Sara will be running for president. So lahat sila nakalinya kay Inday Sara, hinihintay nila si Inday Sara. And syempre, yung kay presidential aspirant Bongbong Marcos naman, nung siya na yung mag-file ng October, kung di ako nagkakamali, October 5? October 6 nung siya mag-file, nauna naman yung ilang mga kandidato. Kaya ang nangyari ngayon, nagkaroon tayo ng sitwasyon na nagkasabay-sabay sila. Yung iba siguro nagkaroon pa ng pakipaglaban, no? Ng parehong kandidato mo pareho ngayon, pero nga kayong dalawa, kunyari congressman, nag-file pareho, nako, nagkagulo ngayon. How do we now fix the realignments in the provinces maging sa lokal? Ang sitwasyon natin sa ngayon, no, kaya medyo confusing for many, siyempre nandyan si Pangulong Duterte. And any movement, kahit na sabihin mo na, no, even with Bongbong Marcos, di ba? Parang, ano naman eh, di ba? Parang hindi naman, para bang Mr. President, wala naman po kaming away. Hindi namin kayo dinidefy, hindi namin kayo nilalabanan, hindi namin kayo na, dahil patuloy naman ang aming panukala na itulak ang polisiya ninyo at suportahan ang inyong presidency with the remaining 6 months to go. Pero syempre, hindi mo maalis, may kandidato ang pangulo. So, ngayon naman, diyan naman nagkakaroon ng pagkakaiba kasi nga kami, deklarado kami, like ako for on my own, declared ako as a president for presidential candidate Bongbong Marcos, Partido Federal. Ay, paano naman mangyayari na ang tagal na nating hinintay na nag-file ng October pa lamang, ang naging pagbabago is by November, nagkaroon ng substitution at umangat. And tingin ko hindi lang ako yung naging ganitong sitwasyon. I think many of our candidates are also confronted with the same issue. Now, for example, si Ace Barbers,
Diba? Parang antagal, hindi naman niya alakalain na ganun. Siyempre, meron naman silang partido, nasyonalista. Pero yung biglang shifting ng ganun, paano kung nag-commit na siya kaagad? Paano kung openly nagsalita na siya that I am for this candidate, edi naipit na naman din? Ako sa akin, wala naman akong komplikasyon. Ako, honestly, nasasaktan lang ako. Dahil kuminsan, siyempre, nagkakaroon ng mga sama ng salita. And parang kung isipin mo, sa aking isip, dapat magkakampi. Dapat hindi nag-aaway ng ganito. Dapat hindi ganito nagkakaroon ng ganitong salitaan. Because in the end, supposedly isang grupo yan. And well, for me, syempre, di ko rin naman pinanghawakan yung mga desisyon ng ating Pangulo at ng mga kasama niya sa partido. Pero syempre, on the one hand, parang wow, sana naman, no? Hindi umabot tayo na para bang kung sino pa yung magkakasama dapat o nagtutulungan, sila pa yung nagsisiraan at nagbabatuhan ng putik sa gitna ng kampanyang to. Alam mo yung kaso nung kay President Bongbong Marcos, yung sinabi lang nag-file, yung hindi nag-file lang ITR. ITR po to, hindi sal-in. Kasi nga nung nangyari noon, nung vice governor siya, dapat to, nagpa-file lang ITR. Pero ang katotohanan ng MJ, at alam naman niya ni Ace, at maging kayo dyan sa SMNI, MJ, ang nagpa-file sa atin ng ITR ay yung HR natin. Diba? Yung Human Resources Department. Ang Kongreso, for example, hindi ako personal na nagpa-file ng ITR. Batay dun sa ITR natin, automatic naman eh. Dahil may sweldo tayo sa atin sa Kongreso, no? Bilang congressman, may sweldo ka. Tinatapyas ka agad, binabawas yung sweldo mo. So, nung nagkaroon ng EDSA Revolution, palagay ko, pati yung buong Human Resources ng Lalawigan, kasi Vice Governor nun si Bongbong Marcos, nawala lahat. So walang nakapag-file. So ito yung tanong kanina ni MJ, ano yung isa sa inyo na pag-usapan ni Bongbong Marcos nung kayong mag-usap? Kasi di ba, anong kasalanan ko? Hindi naman ako nagpa-file ng ITR. Ang nagpa-file ng ITR ay yung HR ko. Yung buwis na binabayaran doon, automatic dapat yun. At sinusumite ng aming HR. Sabi, nung pagbalik niya, ito, wala sila sigurong makitang kaso, ito yung nakita nilang ikinaso. Sabi ko, sir, ba't kayo pumayag mag-compromise? Nagbayad kayo na 7,000. Alam mo, sagot ni BBM, Mike, maglalaban-laban pa ba naman kami? Poproblemahin ko pa ba naman yung isang sitwasyon na parang alam ko namang harassment na ginagawa nila sa akin. Ito na lang. Tama naman siya, no? Ito yung problema, 7,000. O bayaran ko na lang. So, never siya nagkaroon ng conviction. Ang sinabi lang yung 9 filing of ITR na hindi niya kasalanan. Ngayon, pag-isipan mo, ba't hindi nilaban ni Bongbong Marcos sa Supreme Court? Biruin mo nga naman, ang kaso mo 7,000. Magtatagal ka sa Supreme Court, magpa-file ka, magbabayad ka pa kung ano pang ayusin mo. Ganon yung nangyari na kaso. So I when this was filed before, natalo na to, he was able to run as governor, he was able to run as congressman, he was able to run as senator. At nagitumandato naman ng vice president. Ngayon na nakikita nila na unstoppable, itinulak nila lang itinulak muli yung kasong to. But yan po yung nature ng kanyang kaso. Babalik ako ngayon kay MJ bilang SMNI. Di ba MJ? Diyan sa kumpanya ninyo. Ikaw ba ang nagpa-file ng ITR mo? Hindi, di ba? Hindi, hindi ko. Hindi. Oh, ang nagpa-file niyan ay yung HR mo rin. Parang yan pag-ibig. Ang nagbabayad ng pag-ibig mo, ang nagbabayad ng SSS mo, yung HR ninyo, dahil hindi mo naman kailangan, kaya pa na asikasuhin isa-isa, di ba? Lump sum ang payment yan na ikinakaltas sa inyong mga sweldo. So on the base of that, yan, kunyari 10 years from now, biglang sinabi ng pag-ibig o ng ano, BIR, hindi ka nagbayad ng pag-ibig, teka lang ho, bayad po kami dyan eh, dapat binabawas sa amin yan eh. Dapat, di ba, HR, ang kumpanya namin, ang inyong idemanda. In the same manner, in the case of Bongbong Marcos, dapat yung HR ng Ilocos government at that time ang madimanda at hindi yung particular na individual. So, ito po ang nangyari at kaso ni BBM na pag-uusapan nila sa darating na panahon. Kaya sana ho, at ito'y pinapaalam ko sa inyo, i-research nyo rin. Ganyan po kasimple yung issue niyan. And it should be dismissed, no? To my mind, immediately dismissed dahil walang kakwenta-kwenta at para bang nagugulo lamang yung ating demokrasya at yung ating proseso ng halalan. Tama yan, MJ. And ako, I'm warning people, yung pong gumagawa ng machinations tungkol dito, yung pong nagmamaniobra. Nako, maniwala ho kayo kung ang objective ninyo matanggal
ang pangalan ni Bongbong Marcos sa balota, magwawala po ang tao. Kung objective po ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa pagkandidato, magwawala po ang tao. Yan po ay hindi tamang pamamaraan sa ating proseso ng halalan at proseso ng eleksyon. Kasi alam mo, MJ, Kong Ace, ang pagka ito'y tinulak nila, at kahit manalo na si Bongbong Marcos sa Supreme Court, pero doon pa lamang sa balota, matanggal nila yung pangalan ni Bongbong Marcos at hindi na siya makasama sa pwedeng iboto. Napakasama po niyan. Magagalit po ang taong bayan dyan. Magwawala ang taong bayan dyan. Dapat irespeto at kilalanin natin ang proseso ng halalan at pabayaan natin ang lahat ng kandidato. Kasama si General Parlade, dapat hindi ma-disqualify. Pabayaan natin silang iharap ang kanilang sarili, ipresenta ang kanilang kandidatura, at wag po nating payagan na sa panahon ngayon tanggalin yung pangalan nila sa balota para wag maiboto ang kandidatong nais natin magsilbi sa darating na panahon. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw.